Palace. Ito ang palasyo kung saan nakatira si Princess Banawali last night. Pinaslang siya ng kanyang hardinero. 50 taon na ang nakalilipas. Ipinamana ang palasyo sa kanyang mga anak. At sa huli, naipagbili. Marami na ang naging nagmay-ari ng nasabing palasyo hanggang sa naging St. Maria Convent kung saan nagsisimula ang ating kwento. Gawa mo. Hindi na ako magkukwento uli sa'yo. Naku si Sister Audrey. Sino ang sumigaw? Tiang Fa? Ang bago po natin student, si Moon. Mademoiselle, Adhiti. May nais ka bang sabihin? Hindi po akong sumigaw. Ano hindi? Narinig ka namin lahat. Na ikaw ang sumigaw, hindi ba? Hindi po ako ang sumigaw. Hindi po ako ang sumigaw. Pumasok ka na. Hindi pa rin siya magaling? May meningitis pa rin? Araw-araw, nagdarasal ako para sa himala. Pero alam mo, wala pa rin himala. Dapat mong unawain, hindi ako magiging mahigpit sa mga walang kwentang bagay kung hindi ka iniwan sa akin ng auntie mo nung siya ay nagkasakit. Kaya sana, pakiusap naman. Kung maaari lang, huwag mo siyang biguin. Sige na, pwede ka nang umalis. Hindi po ako yun. Ayoko! Sinabi na ayoko! Bakit mo ba ako iniistorbo? Hindi pwede. Ano ba?
Sinabi lang hindi. Ayoko ng isda. Bianca. Parating na siya. Ang kulit mo talaga. Pwede ba? Tigilan mo ako. Manood kayo. Manguhuli siya ng palaka. Wala hanga. Malaki yung green frog. Tumigil ka nga. Mon, pwede ba ako maupo rito? Ew! Anong kinakain mo? Yuck! Mashed potato? Ew! Yuck! Mashed potato rin ako! Sayang. Noong bata pa ako, yan lagi ang pinapakain sa akin ng mama ko. Sa palagay ko nga, mas maraming mashed potato kaysa sa utak ang laman ng ulo ko. Akala naman niya maganda siya. Iba-iba naman lalaki ang kasama. Ang balita ko nga, sabi ng dati niyang classmate, talagang playgirl siya kahit noon pa. Super rich ang dati niya, kaya napaka-spoiled niya kung sino-sino yung boys sa mga kasama sa pag-play. Oh my God, nakarating na ako sa Disneyland. Ikaw, nakarating ka na ba? Nakarating na rin ako sa Hollywood. Kaya pala wala siyang friends. Sa abnormal siya kumakapit. Yung old guy na may white hair? Ano nga bang pangalan niya? Yung sa Harry Potter? Ah! Gandalf! Oo, Gandalf! Gandalf nga pangalan niya! Gandalf ka yan! Lord of the Rings yun! Mon, masarap ba ang pagkain? Para kang gutom na biing? Tumigil ka! Huwag mo akong pakialaman! Huwag kang makialam! Kaibigan. Mas nauunawaan ko ang katahimikan kaysa sino paman. Maraming klase ng katahimikan. Katahimikang maririnig mo ang pagaspas ng mga dahon. Katahimikang maririnig mo ang mga pakpak ng mga kulisap, ang tiktak ng orasan, at pagtibok ng iyong puso. At ang katahimikan ng iyong isipan. Simon, narito ka na pala. Wala pa ako rito. Alam mo, may dala ako para sa'yo. Almond cookies! Nakita ko kaninang umaga, bagong luto to. Pagkatapos ng aking shift, naalala ko paborito mo ang... Excuse me, jijingga lang ako. Sandali lang. Subalit ang pinakamalalim na klase ng katahimikan, yung ganap na katahimikang... Maririnig mong nakikipag-usap sa'yo ang espiritu. Narito ka ba? Sinusundan mo pa rin ako? Sinabi ko nang hindi! Ano ba? Sinabi nang hindi! Pag-iusap, ikaw lang makakatulong sa akin. Ayoko nga! Pinipeste mo ako! Kung hindi mo ako tutulungan, lagi kitang susundan. Tigilan mo na ako! Pwede ba? Panood ka.
akin. Manguhuli siya ng palakad. Mag-iingat ka! Papatilin ka! Mon, masarap ba ang pagkain? Para kang gutom na biin? Okay, Usap. Ikaw lang makatulong sa akin. Kaligil ka! Huwag mo na akong pakialaman! Huwag ka na pakialam! Hindi akong estudyante rito. Matagal ng panahon. Imposible! Convent school ito! 30 years ago, dati itong business college for boys. Ah, ganun ba? Teka, anong pangalan mo? Ang mabuti pa, tawagin mo na lang akong senior. Senior? Okay. Ano bang kailangan mo? Yun ang unang pagkakataon na nakilala ko si Senior. Hindi ko alam kung bakit sinabi niya sa akin ang tungkol sa murder na naganap sa Banawadi Building 50 taon na ang nakakaraan. Nahatulan ang pamatay ng ordinero sa krimen na hindi niya ginawa. Nagbabalik ang kanyang kaluluwa at humihingi ng katarungan. Kung ang tunay na salari ay nariyan pa rin, patuloy niyang mumultiin ang lugar na ito. Kailangan din ng katarungan. Ang mga patay, bakit humihingi ng tulong sa mga buhay? Ang mga multo, alam nila ang lahat. Hindi ganun ang mga multo. Sa panahong buhay pa sila, yun lamang natira sa kanilang alaala. Nawawala rin ang ibang alaala. At may mga pagkakataon din, hindi namin maalala kung paano kami namatay. Sabihin mo na lang sa akin. Sandali! Tapos na ako. Oh, sinasauli ko na. Sa inyo lang yan. Hindi ko na kailangan. Tinawag nila akong puta. Dahil malapit ako kay Mr. Ratty, yung bagong chemistry teacher. Kilala mo siya? Kasi noon nakakuha ako ng mataas na grade sa kanya, nagkalat sila ng chismis na natulog ako kasama niya. Hirap na ako! Ano lang gagawin ko? Mababaliw na ako! Hindi ko na to kaya! Aunt, patay na ang mama mo. Hindi ba? Ha? Paano mo naman nalaman? Oo. Nagpigti siya 5 years ago. Para makaganti sa father ko. May kabit kasi ang father ko.
Pinakasalan niya ang kanyang kabit at nanirahan na sa Amerika. Ay. Mon, may itatanong lang ako sa'yo. Bakit mo nang tawag sa'yo? Kamukha mo ba si Doraemon ng baby ka pa? Hindi ko alam. Pero sa palagay ko, ang Mon ay nagmula sa salmon. Ibig sabihin, mahilig ka sa salmon. Hindi. Ayoko ng isda. Oh? Ikaw, bakit ant? Ant, short for giant? Oo. Nung bata pa ako, malaki raw ako. Kaya giant ang tawag ng mami ko. Nahihiya nga ako. Kaya pinaikli ko na lang kaya naging ant. Cute naman ang ant, di ba? Ako lang may ganyang pangalan. Unique nga. Oo nga. Ipapakita ako sa'yo. Charan! Bigay niya to sa akin nung Valentine's Day. Maganda, hindi ba? Ah, sa totoo lang, wala akong tiwala sa taong yan. Bakit? Bakit mo naman nasabi yan? Siguro, nagsiselos ka, no? Bakit sila... Umaalo lang ng ganun. Naku. Mon, sabi ng matatanda, pag ganyan may multo raw. Aunt, alam mo ba? Ang mga aso, mahina ang mga mata nila. Matalas ang kanilang pangamoy. Kaya ang mga aso, hindi nila makikita ang mga multo. Pero naaamoy nila. Ang dami mong alam sa aso. Aso ka ba sa past life mo, ha? Hindi. Pero naaamoy ko rin ang multo. Ano? Nagbibiro ka ba? Takot ako. Ako, hindi. Yan ang sikretong hindi ko pa nasasabi kahit kanina. 4 years old ako noon. Nakaligtas ako sa car accident. Yun ang dahilan kung bakit namatay ang parents ko. Simula noon, nakakaamoy na ako ng multo. Aamoyin ko lang ang mga bagay na nahawakan nila. Sa ngayon, naaamoy ko ang mami mo. Talaga? Niloloko mo naman ako? Lavender. Cool. Pero malungkot. Teka! Yan ang favorite perfume ng mami ko. Paano mo nalaman? Tigilan mo ang pakikitungo sa lalaking yun. Yan ang sabi sa akin ng mami mo. Dance on CM. The song Te Pari. Ki A-E-T Converta. Devine. Sa wakas, tutulungan mo na rin ako. Alam mo, pinahirapan mo pa ako. Hindi!
Baliw ka! Sinong nagsalita, ha? Hindi ba? Gusto mo naman talaga ang tulungan. Aminin mo na. Alam mo na pala, nagtanong ka pa. Anhiti! Gusto mo pa talaga akong subukan? Pugnutin ka talaga. Kung kapatid lang kita. Pasag ng ulo mo. Sige, subukan mo lang. Man mo sila, Anhiti! Ha? So ngayon, partner na tayo, di ba? Partner saan? Di ba? Detective partners. Para mag-investigate ang kaso, kailangan ko ng assistant. Ah, ako ang mga kamay mo at mga paa. Ay, ano ko ba? Nanggaling ako sa ibang panahon. Hindi ko alam ang daigdig nyo ngayon. Tulad ng flip-top TV na meron ka ngayon. Hindi pa ako nakakita niyan. Flip-top TV? Hindi yung television. Notebook computer yon. Siya nga pala. Hindi ka ba nag-aalala na may makakita sa'yo? Gumagala ka rito. Kausap mo ako ngayon. Hindi mo ako nakikita. Huwag ka nang... Paano ka nakakasiguro? Ang mga tao makakakita sa akin. Malapit na silang mamatay. Nang mag-decide akong tulungan si Senior, nagsimula na akong maghanap ng mga information. Gabi ng maganap ang murder, hinampas ng matigas na bagay sa likod ang ulo ni Princess Banawadi. Sa lakas ng hampas, nabasag ang kanyang bungo. Bumagsak ang kanyang katawan sa swimming pool. Natagpuan ng mga pulis ang isang palang baybayin ng dugo. Kung kaya nahuli ang suspect, si Jeep, matagal nang nagsisilbi bilang hardinero. Hinalughog ang kanyang bahay at doon natagpuan ang maraming alahas na pag-aari ng prinsesa. At nagpa siya ang korte na walang saysay ang mga argumento ng nasa sakdal. At nahatulan si Jit ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Matuktasan ko, tatlong tao pa ang sangkot sa kaso. Una, doktor ng prinsesa. Si Dr. Saner. Siya ang nakakita sa katawan ng prinsesa sa swimming pool. Buhay pa siya. Pangalawa, si Attorney Prafan. Ang lawyer na namamahala ng kanyang mga testamento. 5 taon na siyang patay. Pangatlo, si Miss Warren Hart. Ang dating sekretary ng prinsesa. Natanggal siya dahil sa pagnanakaw at biglang nawala pagkatapos ng murder. Siya nga pala, paano ko nakapasok dito? Lumalampas ka na sa mga pader, tulad sa ghost movie? Nang student pa ako rito, wala namang washroom dito. Balcony lang. Hindi ko maintindihan. Balcony? Ang paniwala ng mga tao, ang mga multo pwede lumampas sa mga pader. Hindi yun totoo. Maawa ka ng namin ng mga bagay o lugar na mayroon ng buhay panahin. Kapag nakita mong lumampas ang multo sa pader, kaya nung buhay pa siya, walang pader noon. Kaya nakakalabas ang multo sa lugar na yun. Subalit kung may pader noon, at ngayon naging pintuan na, hindi makakalabas ang multo. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Naiintindihan mo ba? Maliwanag ba? Sa ngayon, naririto ka, di ba? Naamoy mo ba ako? Mon, gusto mo bang makita ang itsura ko? Kung pwede, nag-picture ka sa aking isipan. Anong itsura? Ikaw, gwapo ka, matangkad, at mapagkunwari. Sa amoy lang? Nakikita mo na ako? Senior, sa palagay mo, mahahawakan ba kita? Hindi pwede dahil nung buhay pa ako. Ikaw, wala ka pa noon. Talaga? Sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kung saan ang ganap ang krimen.
30 years ago, estudyante pa ako. Narito ang swimming pool. Pero bawal pumasok ang sinuman. Nang maling convent school ito, kinabunan ang swimming pool at ginawang sementeryo. Ang lugar kung saan ka nakatayo, nasa gilid ka ng swimming pool, mga 10 meters wide. Saan? Kaliwa o kanan? Sa kaliwa. Sige, diretso ka lang. Hanggang dyan lang! Diyan natagpuan ang bangkay. Hinahamoy ka ba? Sige, sabihin mo sa akin. May naaamoy akong dugo. May kahalong amoy ng galit. At pagkapuot. Teka, parang meron pa. Dala ng hangin ang nakaraan. Imposible yan. Sa mga papeles, hindi nabanggit ang anumang baril. Palang murder weapon, nakatago malapit sa swimming pool. At may bahid ng dugo ang pala. At napatunayan dugo yun ng biktima. Walang DNA test sa inyong panahon. DNA? Haimon! Haimon! Eto, dala ko. Ang gusto mong malaman. Alam mo, hinalukay ko ang old files ng hospital. Muntik na lumuha ang mga mata ko. Magulo ang files. Manual filing pa kasi noon. Wala pa kasing computer noon. Thank you, Dr. No. Sa halip na thank you, pwede bang ma-invite kita for dinner? Naniniwala ka ba sa multo? Kalokohan yan! Hindi naman totoo ang mga multo! Bakit mo tinuna? Bakit mo? Kailangan ikaw lang ang papasok. Noong panahon ko, lago ng lugar na ito. Excuse me po. Kayo po si Dr. Saner? Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa murder ni Princess Banawadi. Huli lang batang si Dane. Namatay ang kanyang ina sa ospital. Kung saan ako nagtatrabaho. Naawa sa kanya ang prinsesa at inampun siya bilang pamangkin. Trinato siya bilang sangtunay na miyembro ng pamilya. Pero noong 12 anyos na siya, bigla tumakas siya. Nawala na lamang. Doktor, kilala niyo po si Attorney Perfan? Nako, ang walang hiyang abogadong yun. Kilala ko siya. At siyempre, hindi ko siya makakalimutan. Namatay ang lasego dahil sa sakit sa atay. Buti nga sa kanya. Inabot din siya ng karma. Mabuti nga sa kanya, lasengo siya.
Hindi siya makakaligtas sa karma. Saan mo na naman ang tungkol kay Baby Dying? Nabasa ko sa records. Nang maganap ang murder, 6 years old pa lang siya. Ang sabi ng mga testigo, natutulog daw siya sa kwarto. Familiar ang pangalan niya. Siguro narinig ko na siya noon. Teka, paano ka nakapasok sa bahay? Lumampas ka sa pinto tulad ng isang multo? Hindi. Naiwan niyang bukas ang pinto sa likod. Kahit nga baka pwedeng pumasok. Hinahalikan niya ang wall. Nasisiraan na talaga. Teka. Baliw! Talagang prostitute ang mama mo! Naaamoy ko ang galit at paghihiganti. Masasabi kong babae ang espiritu na may kaugnayan sa isang taong nakatira sa building na to. Marami na nagbago rito. Wala na akong matandaan. Ito ang may room na yun? Yun ang dating delivery room. Matagal na po kayo rito. May napapansin po ba kayong kakaiba? Ako! Nakasanayan ko na ang lugar. Nakikita mo ba ang kwartong yon? Madalas kong makita ang multo ng nurse na buntis pumapasok doon gabi-gabi na walang tigil yon. Si Dr. Soner, dyan siya dati nagtatrabaho bilang obstetrician. Ang multong buntis na nurse na laging naglalakad sa gabi, posibleng bahagi siya ng kasong ito. At siguro, siya ang mahiwagang espiritu sa pader ng school. Pero, wala kahit sino man sa Banawadi Palace ang tumutugma sa description. Si Miss Warrenart na lang ang pag-asa. Baka may nalalaman siya. Ah, natuklasan ko rin may asawa si Attorney Parfan. Si Mrs. Weepa. At buhay pa siya. Susubukan ko siyang kausapin. Bakit ka nagtatanong? Sa mga pangyayaring naganap sa matagal na panahon? Para ano? Umalis ka na! Ayaw makipag-usap. Alam kong may alam siya. Sigurado ka ba? Alam na ba niya? Pinakita ko sa kanyang test result. Ang sabi niya, sinungaling daw ako. Sir, pwede po tayong mag-usap? Ang HCG ay isang hormone na makikita sa ilang uri ng drugs. Mix it with urine. Ipatak mo sa pregnancy test. Makakakuha ka ng positive result. Chemistry teacher ako. Hindi niya ako pwedeng lokohin. Pwede mo ba siyang samahan sa ospital? Bakit ko naman yung gagawin? Wala akong kinalaman sa kanya.
Public knowledge naman. Ang kaibigan mo ay isang... Isang ano? Kung sino-sinong lalaki ang sinamahan niya. Kasama na kayo ron. Ano ngayon? Anong magagawa ko? Siya ang lumapit. Baboy ka! Magre-report ako sa polis. Minor pa siya. Iha, hindi maganda ang gagawin mo. Ano kaya kung lumabas ito sa social media? May magagawa ba siya? Sir, pakiusap. Pakidelete ang mga pictures. Sige. Pero ano naman ang makukuha ko bilang kapalit? Payag ka? Sandali, Moon! Saan mo ba ako dadalhin, ha? Teka lang! Saan mo ba ako dadalhin? Sa hospital! Para magpa-check up! Ayoko! Takot ako sa doktor! Aunt, nagsinungaling ka ba sa akin? Hindi! Bakit ko naman gagawin yun? Sige. Huwag mo na akong kakausapin pa. Hindi na kita kaibigan! Sandali, Mon! Bumalik ka! Huwag mo akong iwan! Mon! Tanong ko lang po sana kung... Gusto ko po sanang... Si Dr. Saner, nasabi niya na ang lahat sa akin. At sinabi niyang ibubunyag niya ang ginawa niyo. At buhay pa pala ang walang hiyang matandang yon? Ano sinabi niya sa'yo? Gusto niyong sabihin ko rito? Pasok ka! Ang asawa ko... Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng prinsesa. Inosente siya. Kahit siya ang ginagawang executor ng testamento ng prinsesa, namatay ang aking asawa na mahirap pa sa daga. Wala siyang iniwan sa akin na kahit isang baryanduling. Alam mo ba, ako pa ngayon nagbabayad sa bahay na ito? Hindi sana kami naghihirap kung nakinabang kami. Pupunta ako sa taas. Kausapin mo lang siya. Matagal na mangyari yun. Ayoko nang bulat-latin pa. Ayoko naman pag-usapan ng tungkol doon. Kaya tigilan mo na ako. Sabihin mo nga, ano ba ang sinabi sa'yo ng albularyong yun? Sinabi po lahat sa akin ni Mrs. Weepa. Huwag kang maniwala sa lasenggang yun. Wala siyang pinagkaiba sa hudas niyang asawa. Dahil lasengga na nga siya, wala siyang alam na niloloko siya na kanya asawa. Niloloko? Kabit ng kanyang sekretarya. Pareho nilang niloko ang babaeng lasengga. Hindi lang yun. Isang bagay ang nakapagtataka. Aba, ang suspensya ko nga, siya ang pumatay sa kanyang kape. Kay Warren, ha? Noong araw na nawala si Warren, nakita ko sa sahig ang kanyang bracelet doon sa library. Mukhang takot na takot si Prathan noong araw. Napansin ko, may simento sa kanyang siko at sa manggas ng kanyang damit. Noon pa man, alam na ng lahat
na sadyang malaki ang paggusto ng prinsesa sa kanyang doktor. Kaya lang, may problema sa edad at estado. Malaki ang kanilang agwa, kaya hindi sila makapagpakasal. Siyempre, isa siyang prinsesa. At pangkaraniwan lamang ang albularyong yun. Hindi papayag ang mga maharlika. Kung kaya nagkaroon sila ng lihim na ugnayan. Kung ganun, lovers po sila? Ano man ang tawag mo, pero pakikiapid yun. Nung panahon ko. Isang araw, may kinuhang sanggol na babae si Dr. Saner mula sa hospital. Sinabi sa prinsesa o lila ang bata na matay ang ina sa panganganak. Testamento. Si Dr. Saner, ang executor ng estate, pero walang pirma ang prinsesa. Sa totoong testamento, si Attorney Profan ang executor. Kung ganun, sa palagay ko si Attorney Profan ang primary suspect. Bakit? Kung totoo ang sinabi ni Dr. Saner, masamang tao nga si Attorney Profan. Pinatay niya ang kanyang kerida. Sino makakapigil sa kanya para patayin ang kanyang amo at nakawin ang kanyang kayamanan? Mayaman ang prinsesa. Ah, siya nga pala. Kailangan ko nang umalis. Ah, saan ko punta? May date ako. Ah. Titigan mo na lang ba ako, Doctor, no?
Yung hinihingi ko sa'yo, nasaan? Ang alin? Nagawa ko naman. Ginawa ko ang research. Dala ko ang mga datos. Ang sodium thiopental ay isang type ng barbiturate na pwede maging sanhi sa sudden loss of consciousness. Pero kung katamtaman lang ang gamit, parang nawawala sa sarili at gagawin ko ano ang pinagagawa sa kanya. Tila ba parang nai-hypnotize? Siya nga pala, Mon. Salamat. Dumating ka sa dinner na to. Isipin mo nga. We have a lot in common. Ikaw, si Mon. Siguro galing yan sa Doraemon. Ako naman, si No. Nagsusuot ako ng thick eyeglasses. Tawag sa akin, Nobita. Doraemon? Nobita. Doraemon? Nobita! Hindi ba? Pinagtapat tayo. Hindi kaya ito ang kapalaran natin? Ano sa palagay mo? Maraming salamat, Doktor. Kailangan ko na umalis. Moon. Ang nickname ko, short for Demon. Ibig sabihin, Devil. Kung sino ka-date ko? Hindi. Ano lang, pinapasyalan ko lang ang mga dati kong pinupuntahan. Ang photo gallery na ito, narito na yan nung bata pa ako. Gusto mo ng mga old pictures? Oo. Lagi akong dumadaan dito para pagmasdan yan. Ganoon din ako. Alam mo, para sa akin, sa photo gallery, dito mo makikita ang alaala ng nakalipas, nananatiling buhay. Sa mga larawang ito, hindi mo na makikita ang mga ngiti sa kanilang mukha. Ang ilan naman, nagiging abo na lamang. Pero sa gallery nito, napapanatili ng panahon panghabang buhay. Wedding picture ng parents ko. Talaga? Ang pagkakataon nga naman. Senior, paano mo ginawa yun? Ang galing mo. Ginawa ko? Pagpapatay sindi ng ilaw sa cafe. Hindi ko alam. Siguro energy, parang ganun. Oh, ikaw ang tunay na X-Men. Time.
Salamat. Hinatid mo ko. Ang totoo, mag-isa ka lang naman. Sinundan lang kita. Masaya ako ngayong gabi. Mas mabuti sana kung makikita kita. Expression mo. Galit ka ba? Mabuti pang mamatay kaysa magkunwari. Mon, sorry na. Pero friends pa rin tayo, di ba? Talagang matigas ang ulo mo. Ano magagawa ko? Mahal ko siya. Talagang true love siguro. Huwag ka na magalit. Pangarap kong siyang lalaking makasama ko bilang asawa. Sinasabi ko sa'yo, iwasan mo na siya. Niloloko ka niya. Kawawa ka lang. Paano mo naman nalaman? Malakas ang pakiramdam ko. Talagang galit ka sa kanya. Kamusta naman ang boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Pwede ba? Huwag ka na magsinungaling. Noong araw na pinarusahan ka ni Sister Audrey, may nakita akong lalaki nakaupo sa tabi mo. Ang cute niya. Sino siya? Aunt, ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakita mo siya? Ang boyfriend mo na di mo sinasabi sa akin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Noong buhay ka pa, basurang trato mo sa akin. Pinabayaan mo ko. Wala kang kwenta. Pero pagkailangan mo ako, narito lang ako. Anong klase ng asawa? Ah!
matanda na. Mahina na ang puso ko. Salamat. At napadalaw ka. Ang totoo po, may itatanong lang ako. Pero, saka na lang po, pag magaling na kayo. Magtanong ka lang. Sasabihin ko. Ang gusto mong malaman. Kayo ang ginawang executor ng princess para sa kanyang testamento. Subalit nang siya'y mamatay, pangalan ni Profan ang nakasulat sa mga papeles. Si Profan, pinalitan niya ang nakasulat sa testamento para maangkin ang lahat ng kayamanan. Alam mo, hindi ako naniniwala si Deng basta na lamang nawala. Alam ko, niligpit siya ni Farban. Pinatay niya si Deng. Sigurado, pinatay siya niya. Sabi niya, inas lang si Daeng? Oo. Nagiging magulo ang mga pangyayari. Sandali lang. Pag-aralan natin ang pangyayari. Maliwanag sa testamento na hindi dapat ipagbili kailanman ang buwan ng Wadi Palace. Ang ginawa ni Profan, pinaupaan sa isang eskwelahan sa mahabang panahon. Ibig sabihin, wala siyang mapapala sa pagkamatay ni Daeng. Hindi ba? Tama. Kung nagubuhay pa si Daeng, mas malaki ang pakinabang ni Profan. Happy birthday, Mon! Sana maging masaya ka. Ito! Nagustuhan mo ba? Ilang oras din ako naghanap na regalong to para sa'yo. Dora Demon! Naku, nag-abala ka pa. Pero, salamat na rin. Sa halip na thank you, mag-dinner na lang tayong dalawa para mag-celebrate ng birthday mo. Hindi pwedeng hindi. May reservation na. Tiyak na magugustuhan mo. Dito matitikman ang masasarap na mashed potato at nanalo yun ng Iron Chef Award 3 taong sunod-sunod. Baka naman, sa hangin lang. Pero, wala namang hangin. Paano mo na lamang narito ako? Sa amoy mo. Hindi ka pupunta sa birthday dinner mo? Paano ako pupunta ron kung narito ako, hindi ba? Ikaw ang nasusunod. Senior, may tatanong lang ako. Noon bang buhay ka pa? May girlfriend ka ba? Hindi ko matandaan. Matagal na yung panahon. Huhulaan ko lang. Gwapo ko siguro. At maraming babae ang humahabol sa'yo. Kaya lang, sensitive ka. Kaya walang babaeng tumatagal sa'yo, hindi ba? Naku, pababato ka na kita. Baka sakaling matauhan ka. Noong panahon mo, paano kayo naliligaw? Mahirap ba? Walang cellphone, walang internet. Ano? Tatawagan mo sa telepono? O kaya susulatan mo? Madalas, aabutin ng isang buwan bago ka masagot. Baka magpakasal na yun sa iba. Aba, nakakasabik naman. Susulat ka at maghihintay ka kung susulat siya o hindi. Yung ibang babae, ang sulat nila, bubuhusan nila ng pulbos o pabango. Ganon ang sulat nila. Pag binuksan ng lalaki ang sulat, maamoy niya ang babaeng sumulat sa kanya. Romantic, di ba? Senior, nagawa mo ba? Mga
alin? Ang sumulat sa iyong girlfriend. Di ba? Sinabi ko na hindi ko matandaan. Matagal na yun. Simula na po. Hindi na matahimik ang mundo ng babae sa likod ng pader. Natila ba may nais siyang sabihin sa amin? Para malaman namin kung sino ang tunay na kriminal. Ito ang dating library ng Banuwadi Palace. Nung estudyante pa ako, ginagamit pa ito. Pero sinarado na noong naging college na ito. Sa panahon namin, may wall na naghihiwalay sa kwartong ito. Pero ngayon, naging malaking bulwagan na. At kung pupunta ka sa bandang dulo pa roon, yun ang office ng librarian. At sa banda roon naman, shelf ng mga lumang libro. Maghiwalay tayo. Ako sa bagong library, ikaw naman sa luma. Kung may makita ka, tawagan mo ako. Sige. Marami ka nang nilabag sa mga patakaran dito. Pero ngayon ang pinakagrabe. Kung buhay lamang ang mga magulang mo, pinatawag ko na sila ngayon. Pasensya ka na, pero grounded ka. Sa Room of Repentance. Sa loob ng isang araw, isang gabi, para makapag-isip sa iyong mga kasalanan.
Nariyan ka ba? Umakyat ka! Gusto kitang makausap! Hindi ako pwede! Dati kasi may nakatayong pader dito. May nakita akong libro sa lubang library. Kailangan mo itong makita! Saluhin mo, ihagis ko! Sinusulat ko ito sa diary para magsilbing ebidensya. Nakasulat sa diary ang relasyon nila Ms. Warrenart at Attorney Profan. Nakasulat din dito kung paano siya pinilit ni Profan upang nakawin ang pera ng prinsesa upang mabayaran ang kanyang mga utang dahil sa pagsusugal. Kakausapin ko siya ngayong gabi. Kapag hindi pa rin siya nagbago, ibibigay ko ang diary sa prinsesa. Alam ko na. Sister! Buksan niyo mo ang pinto! Palabasin niyo na mo ako rito! Ay, pasensya ka na, nakalimutan kong naririto ka. May masama kasing nangyari sa labas. Bakit? Bakit mo ginawa? Bakit?
ko. Ipasa mo yung bola! Ipasa mo! Bakit kasi hindi mo agad pinasa yung bola? Sa microwave. May mga butlig. Tapos, bigla nalang sumabog. At parang popcorn. Tulad nito? Kinabukasan, tila nababaliw. Sinabi ni Mr. Rati ang buong pangyayari sa mga pulis. Sinabi niyang siya ang tahasang nagpakalat ng mga hubad na larawan ni Aunt. Sinabi rin niyang mas gusto pa niyang makulong kaysa makakita ng multo.
Ano, masaya ka na ba? Patay na si Aunt. Mon, sorry na. Sorry saan? Si Aunt. Alam ko pinagmalupitan ko siya. Di ko alam. Nahahantong sa ganito ang pangyayari na magpapakamatay siya. Pagkatapos niyang mamatay, lagi ko siyang nakikita. Lagi kong nakikita si Aunt na nakabitin sa tubig. Paulit na ulit, araw at gabi. Masisiraan ako ng ulo. Hindi mo ko kailangan patawarin. Pero kailangan kong mag-sorry sa'yo. Alam kong yun ang gusto niya. Mahal na mahal ka niya. Kaligayahan. Pero sa maikling panahon ng kanyang buhay, naniwala siya na natagpuan niya na ang tunay na pagmamahal bago naging bangungot ang lahat. At sa mga panahong yun, natagpuan ni Aunt ang kaligayahan sa sarili niyang munting daigdig. Daigdig na sinasabi ng lahat na isang kalokohan, kamangmangan, at imoral. Subalit, wala siyang pakialam. Pupunta pagkatapos mamatay. Wala lang. Nananatili ang espiritu kung saan siya madalas pumunta. Hanggang sa dumating ang takdang oras. Tulad natin? Oo. Tulad nating dalawa. Tingnan natin ang mga pangyayari. Una sa lahat, ang demon na sinubukang pumigil sa atin ay si Attorney Prafan. Ayaw niyang may malaman tayo sa mga pangyayari. Noong gabing binalak ni Warren Earth na kausapin si Attorney Prafan sa library at nagbantang sasabihin sa prinsesa ang mga pandaraya at pagnanakaw, pinatay siya ni Prafan gamit ang lubid. Inilihim niya ang kanyang krimen, inilibing niya ang katawan ng prinsesa sa pader at tinakpan ng mga adobe. Yun ang panahon may renovation sa building kung kaya walang nakapansin. Noon nawala si Miss Warren Earth at hindi natuklasan. Sandali. Parang may mali sa pangyayari. Ibig mong sabihin, hindi siya pinatay sa pamamagitan ng lubid? Hindi. Pinatay siya gamit ang lubid. Ngunit hindi si Prafan ang pumatay sa kanya. Wipa! Ano tong ginawa mo? Ang Krida! Hindi dapat mabuhay! Ang multo ni Prafan, sinusubukang pigilan tayo na maisawalat ang lihim na asawa niya mismo ang gumawa ng krimen.
Hindi naman pala siya ganun kasamang asawa. Oo nga. Sa ganung anggulo, kung iisipin mo, hindi nga siya masamang asawa. Bumalik tayo sa usapin. Si Dr. Saner at si Atty. Perfan, magkasabwat para pagnakawan ng prinsesa. Tinurukan siya ni Dr. Saner ng sodium thiopental. Pagkatapos, niloko nila ang prinsesa na pirmahan ng testamento para kay Daeng at si Dr. Saner bilang katiwala. Pagkatapos mamatay ng prinsesa na buksan ng testamento, nalaman ni Dr. Saner na niloko rin siya ni Prafan. Pinapirma ni Prafan ang prinsesa ng ibang testamento at siya ang naging executor ng mga ari-arian. Magkasundo tayo! Maghahati tayo sa kayamanan! Magulang ka talaga! Dr. Saner! May ebidensya ako para masira ang pangalan mo. Kapag nakita ng mga pulis ang prescription mo, tapos ka na. Umalis ka na ngayon din! At huwag ka nang babalik pa! Alis! Senyor, sa palagay ko, alam ko na kung sino ang pumatay. Talaga? Sino? May ilan pang mga katanungan. Natatandaan mo ba? Tinanong kita yung tungkol sa gunpowder. Sa palagay ko, may kinalaman yun sa pagkamatay ng prinsesa. Ang totoo, may isa pang krimen na naganap 20 years later. May estudyanteng pinatay. Nakita ang kanyang bangkay sa swimming pool. At ang biktima ay ikaw. May mga pagkakataong nawawala ang ilang alaala ng mga multo. At minsan hindi rin nila alam kung paano sila namatay. At ngayon, tatandaan ko na. Si Jit, ang hardinero na pagbintang ang pamatay. Malayo ko siyang kamag-anak. Lagi akong nababahala sa nangyari. Isang gabi, lihim akong pumunta rito para tingnan ang pinangyarihan ng krimen. Namatay akong hindi ko alam kung sinong pumatay sa akin. Kaya nananatili rito ang espiritu ko sa loob ng 30 taon para malaman kung sino ang salarin. Mother Hannah? Mother Hannah? Daeng? Saan mo ito nakita? Regalo ito sa akin noong birthday ko. 6 na taon ako noon. Ang pinakamasayang yugto ng aking kabataan. Malupit si Princess Banawal. Sa harap ng mga tao, kabutihan at kabaitan ang pinapakita niya sa akin. Subalit kapag nasa bahay na kami, lahat sa pamamalong tinatanggap ko, ikinukulong niya ako sa closet. Tangi ko lamang kasama ay ang librong ito. Paulit-ulit ko itong binabasa. Habang binabasa kong libro, nakikita ko ang prinsesa bilang mangkukulam sa kwento. Sa paglipas ng panahon,
tumitindi ang pagkasuklam ko sa kanya. Dala na rin ang imahinasyon ng aking kabataan. Isang gabi, susubukan na naman ako ikulong sa closet ng prinsesa. Tumakbo ko papunta sa swimming pool. Suwel ka talagang bata ka! Hindi ka maaaring magtago sa akin! Kapag nakita kita, bugbog sarado ka! Lasan ka ba? Palasyo. Naging palaboy ako hanggang sa nakita ko ang bagong buhay sa awa ng Poong May Kapal. Nagmadre ako at naging si Sister Hannah. Ako ang naging may-ari ng Banawadi Palace tulad ng nasaad sa testamento. Ibinigay ko sa simbahan ng palasyo para sa aking mga kasalanan. Pagkatapos ng 20 taon, napili akong maging Mother Superior ng kumbento. Dito sa luma kong bahay. Salamat sa Panginoon. Hindi ko na kailangan pang tumakas muli. Pag-uusapan. Kung ganun, wala kang sakit sa puso. Malusog ang aking puso. Ang totoo, gusto kitang bata. Alam mo, naalala ko ang aking anak. Si Deng, siya po ba ang anak ninyo? Oo. Pero ayokong malaman niya na ako ang tunay niyang ama. Siya na lamang ang natitira at natatanging magandang bahagi sa pangit na karanasan ng aking buhay. Hampas lupa! Selosa at labis na makasarili ang prinsesa. Ang gusto mo? Nang malaman niyang meron na akong asawa na isang nurse at nagdadalang tao, pinamili niya ako. Mamili ka? Asawa mo o anak mo? Kung hindi, sira ang profession mo at ang pamilya mo. Natakot ako. Makapangyarihan siya at gagawin niya ang mga sinabi niya. Sa huli, pinili ko ang aking anak. Tinurukan ko ang aking asawa ng gamot na magpapahinto ng pintig ng kanyang puso pagkatapos niyang manganak. Nang dumating ako, nakita ko si Daeng hawak ang palang may bahid ng dugo. Nakatayo lamang siya at tila tulala. Dito ka lang at huwag kang aalis. Pag may nagtanong, sabihin mo na tutulog ka. Sabihin mo wala kang nalalaman. Tandaan mo yan. Ako nang bahala. Pag-alis ko sa palasyo, sinubukan kong malaman kung ano nangyari sa aking anak na si Dai. At nang malaman ko, si Dai, pumasok pala siya sa kumbento para magmadre.
para akong nabunutan ng tinig. Ang akala ko mananatin nakatago. Ang lihim ng krimeng naganap sa prinsesa. Pero isang araw, isang college student na dumating para magtanong sa akin tungkol sa kaso. At malapit na niyang matuklasan ang pagkatao ni Daing kung kaya't nagpasya ako. Dapat kong protektahan ang aking anak at sinundan ko siya sa swimming pool. Ang akala ko, doon ang magtatapos ang lahat. Hindi ko akalain. Pagkatapos ng 30 taon, muli ko palang ililigtas ang aking anak. Mula sa isang paslit na katulad mo. Sumama ka sa akin! Sandali lang ba? Bitawan niyo ako! Halika rito! Sandali lang! Sumama ka! Umagyan ka! Halika rito, sinabi! Siyempre, palalabasin natin na isa itong aksidente! Sandali po! Sandali lang! Susera, umakyat sa tore ng simbahan! Lalaglag at namatay! Bilis! Tumalong ka na! Ma! Tumalong ka! Talon! Hindi mo nagalay! Tumalong ka na! Sige na! Ano? Tatalong ka ba? O kakalabit ko? Tingnan ang baril ko! Talon, batang paslet! Talon! Ano bang inintay mo? Sipain mo, bilis! Tumalong ka na! Ganito ko sa taong batang paslit ang tawag sa akin. Maliwanag ba? Ko ang espiritu ng nurse, ang asawa ng doktor. Kay tagal niyang naghintay, matyaga siyang naghintay ng 50 taon. At ngayon, tapos na ang kanyang paghihintay. Senyor? Bakit ang amoy mo? Tila humihina na. Ang lahat ay may takdang oras. Kahit mga espiritu, ngayong alam ko na ang katotohanan, ito na ang oras para magpaalam habang buhay. Senior! Huwag kang umalis! Huwag ka munang umalis! Senior! Magkaiba na ang ating daigdig. Anumang oras, aalis na ako. Gusto ko lang malaman mo
alaala sa buhay ko pagkatapos kong mamatay. Huwag ka na umiyak. Ingatan mo ang sarili mo. Kailangan ko nang umalis. Mother Superior Hannah. Napawalang sala si Jit, ang hardinero, sa lahat ng mga kasalanang ipinataw sa kanya. Ngayon, malinis na ang kanyang pangalan. Simula noon, hindi na bumalik ang kanyang kaluluwa. Si Mother Hannah naman, pinagtibay ng hukom na hindi sinasadya ang krimeng kanyang ginawa at umampas na rin sa taning ng batas ang status ng kanyang kaso. Ganun pa man, nangako siya na ilalaan niya ang kanyang sarili sa pagsisilbi sa Panginoon sa Carmelite Convent at tatalikuran na ang magulong daigdig habang siya ay nabubuhay. Ang mga kalansay na nakuha sa pader, tumugma sa DNA ni Miss Warrenard. At simula noon, wala na rin naririnig na tinig na nagmumula sa pader. Mademoiselle Agiki? Good luck, Iha. At pagpalain ka ng ating Panginoon. Paalam po, Sister Audrey. Simula noon, hindi na nagbalik si Senior. Mahiwaga ang kanyang pagkawala, tulad ng kanyang pagdating. Natila ba hindi siya nabuhay sa mundo. Senior, nasaan ka? Dear Senior, natatandaan ko, sinabi mo sa akin, romantic ang sumulat. Hindi pa ako sumusulat kahit kailan. Hindi ko alam kung anong isusulat ko. Ngayon, alam ko na. I miss you. Kailan ka babalik para samahan akong mamasyal? Papayag na akong pukpukin mo ang ulo ko, hindi ba? Faithfully, ang partner mo. Ng gusali para taywan ng isang lamang kondominyo na naging sanhi naman upang mag-organisa ang grupo ng mga environmentalist para magprotesta. May halaga sa kasaysayan ng gusali kung bakit nila ay pinaglalaban. Thank you.
kasamahan namin. Noon ko lamang unang nakita si Senior. Sa malayo, tila ba nakangiti sa akin ang kanyang larawan. Sa photo gallery, doon mo matatagpuan ang masasayang alaala ng nakaraan at nananatiling buhay. Ang ilan sa mga larawan dito, wala nang dati nilang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang ilan, nagiging abo na lamang. Pero sa gallery nito, napapanatili ng panahon habang buhay. Muli, partner.